Isa na namang Ilocano video lesson. Itutuloy natin yung ating commonly asked Ilocano questions at isa na naman sa 5W questions ang ating gagawin para sa video na to. Another Ilocano video lesson. We are going to continue our commonly asked Ilocano questions and we're going to have one of the 5W questions again for this video. Sa video na to, ang gagawin natin ay mga tanong na ano? For this video, we are going to do what questions? Handa na kayo? Magsimula na tayo. Are you guys ready? Let's start! Gaya ng nakaraang video, magsasalita po ako sa Tagalog at Ingles para maintindihan din ng mga hindi nagsasalita ng Tagalog pero nag-aaral matuto ng Tagalog at Ilocano itong video na to. Just like the previous video, I'm going to speak in Tagalog and Ilocano for non-Tagalog speakers who's learning to speak Tagalog and Ilocano so they can understand this video as well. Una sa ating first on our commonly asked what questions is what is your name? Sa Tagalog ay ano ang pangalan mo? In Tagalog is, ano ang pangalan mo? Sa Ilocano ay, inya tinagan mo. Bagalan po natin. Let's say it slowly. Inya tinagan mo. Inya tinagan mo. Ang ano sa Ilocano ay, inya. Ano or what in Ilocano is inya. May mga idagdag ko na rin, may mga probinsya na ang what or ano sa Tagalog sa kanila ay anya. Ewan ko lang din kung anya ang bigkas kasi ang spelling niya ay A-N-I-A. There's also provinces in the Philippines where the Tagalog ano in Ilocano in their province is anya. So I just don't know if it's pronounced anya because the spelling is A-N-I-A. Pero sa probinsya po namin ay ang gamit namin ay inya. So bahala na po kayo kung ang gusto nyong gamitin, kung ang gusto nyong pagbigkas ay inya o anya. Pero pareho lang po 'yan na ang ibig. Oh my god. Pareho lang po 'yan na ang ibig sabihin ay what? Pasensya na po kayo sa akin. Siguro kasi because I'm speaking in English, Tagalog, Ilocano. So I noticed this is happening to me and it is embarrassing minsan. In our province, we say inya. So, that's up to you guys. Whether you wanna say inya or anya. Pangalawa, second one. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Yan po ay Tagalog. And that's Tagalog. In English, what are you doing? Sa Ilocano ay? In Ilocano is? Inya tiar aramidom. Inya ti ar aramidom. So, bigkasin po natin uli. Let's say it again. Inya tiar aramidom. At kung gusto mong tanungin si girlfriend o missis, syempre, ang inyo ring mga mister o boyfriend na marunong magluto, anong niluto mo? And for those who wanna ask their girlfriend, wife, and of course, boyfriend and husband who knows how to cook, and you wanna ask, what did you cook? Sa Tagalog, anong niluto mo? Sa Ilocano ay, inya tinilutom. Kung mapapansin nyo po, yung ating sa Tagalog ay ano ang niluto
mo, niluto mo. Sa Ilocano, yung nilutum, if you guys noticed our question, ano ang niluto mo? Niluto mo. And our Ilocano question, nilutum, iyon pong verb natin na niluto sa Tagalog at yung Ilocano translation niya, kung mapapansin niyo po ay pareho lang. At yung pronoun, yung Tagalog pronoun na mo, ay siya na po yung letter M na nakakabit doon sa ating Ilocano word na nilutom. If you guys noticed, the Tagalog verb niluto is the same in Ilocano, which is niluto. But the thing is, the Tagalog pronoun mo or you is already attached to our Ilocano word niluto. That's why it became nilutom. Inyati nilutom. Kung gusto mo namang tanungin, anong ulam mo? If you wanna ask, what's your ulam? And for Tagalog learners, ulam is the dish that we eat with rice. So we don't just eat rice by itself and we don't just eat dish by itself. There's always the dish and the rice, and the dish that goes with the rice, we call it ulam. So, if you wanna ask, anong ulam mo? In Ilocano, to ask that, inyati sidam, inyati sidam, yung sida ay ulam. At kung mapapansin nyo, may letter M na naman na nakakabit doon sa ating sida, uulam. And iyon na naman ay ang ating Tagalog pronoun na mo. If you guys noticed, the letter M is attached again to our word sida, or the dish that is eaten with rice. So, the letter M is the Tagalog pronoun mo. Again, inyati sidam, in Tagalog, anong ulam mo? Or in English, if you ask someone, inyati sidam, you mean you're asking, what's the dish that she's having with his or her rice? Ano iyan? What is that? Sa Ilocano ay? Inya dayta? Inya dayta? Oh, I have something here. If you wanna ask me, you wanna know what this is, you wanna ask me, what is that? Inya dayta? Inya dayta? So now I don't have one, but I have two. If you wanna ask me what these are, inya dagita, inya dagita, o sa Tagalog, ano ang mga iyan? Tagalog learners, ano ang mga iyan? In Tagalog, anong binili mo? Anong binili mo? What did you buy? In Ilocano, inya ti ginatang mo. Inya ti ginatang mo. Kung mapapansin nyo po, yung ating Tagalog pronoun na mo ay hindi po siya nakakabit ngayon doon sa ating Ilocano word na ginatang. Hindi kagaya nung word natin kanina na nilutom. Kung saan nakakabit yung letter M na siya ay yung ating Tagalog pronoun na mo. So, if you guys notice, our Tagalog pronoun mo isn't attached to the Ilocano word ginatang. Unlike the previous word or our word earlier, which is nilutom. Yun pong ating word na nilutom ay nagtatapos sa O na isang vowel. Our Ilocano word earlier, which is nilutom, ends in letter O, which is a vowel. Hindi kagaya nitong word natin ngayon, ginatang, na nagtatapos siya sa consonant, kaya hindi, which is letter G, by the way, kaya hindi nakakabit yung ating pronoun doon sa salita. Unlike our word now, which is ginatang, which ends in a consonant, which is letter G, and that's the reason our Tagalog pronoun mo isn't attached to the word ginatang. Ang ating sunod na tanong ay, our next question is, anong tinatanong mo?
That's Tagalog. Anong tinatanong mo? What are you asking? Sa Ilocano ay Inya tisad sa Ludsudom. Bagalan po natin. Let's say it slowly. Inya ti sad sa Ludsudom. Inya tisad sa Ludsudom. So, ito ay isa na namang halimbawa kung saan yung letter M ay nakakabit doon sa word. Yung letter M ay yung Tagalog pronoun na mo. So, this is another example of the letter M attached to the word, which is the Tagalog pronoun mo or you. Now, let's say you saw me talking to someone and you know that the person is asking me something. Now, you want to ask me, what is she asking? Ngayon, halimbawa, nakita niyo ako na may kausap akong tao. At alam niyo na yung tao ay may tinatanong sa akin. At gusto niyo akong tanungin, ano ang tinatanong niya? Ano ang tinatanong niya? What is she asking? Or what is he asking? Inya ti sad sa Ludsudan na. Inya ti sad sa Ludsudan na. So, yung pronoun naman natin dito ay yung na. So, our pronoun here now is na, which is he or she. Halimbawa naman, may dalawa o higit pa sa dalawang tao na nagtatanong sa akin at gusto mo kong tanungin, ano ang tinatanong nila? Now, let's say there's two or more than two people asking me and you wanna ask me, what are they asking? Inya ti sad sa Ludsudan da. Inya ti sad sa Ludsudan da. Halimbawa naman na ang gusto mong tanungin ay, ano ang pangalan niya? Uy, crush! Ano ang pangalan niya? For example, you wanna ask, what is his name or what is her name? Inya tinagan na. Inya tinagan na. Anong pangalan niya? Anong trabaho mo? What is your work? Inya ti trabahum. Inya ti trabahum. This is another word which ends in a vowel, which is letter O. Trabaho. Our last letter is letter O. And that's why the Tagalog, and that's why the letter M is attached again to the word which is the Tagalog pronoun mo. Yung trabaho, pareho ng ating Tagalog word na trabaho. Ganun din. Tapos, dahil nagtatapos siya sa vowel, which is letter O, yung ating pronoun ay nakakabit doon sa ating word. To ask, what did I do? What did I do? Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Tagalog. In Ilocano is... Inya ti inaramid ko. Inya ti inaramid ko. Inya ti inaramid ko. So, ngayon, alam nyo na kung paano tanungin o kung paano magtanong kung merong galit sa inyo. So, now you know, guys, how to ask, what did I do if someone is mad at you? What did he say or what did she say? Anong sinabi niya? Anong sinabi niya? Inya ti imbaga na. Inya ti imbaga na. Pwede nyo bang bigkasin? Bigkasin? Can you guys say it? Inya ti imbaga na. Ano pa? What else? Inyapay. Inyapay. Ano pala? Ano pala? What is it then? In Ilocano, inyangarod. Inyangarod. Halimbawa, let's say, may nagsabi sa'yo na, uy, may naiwan ka, o may naiwan ka, at nasabi mo na ang susi, sombrero,
medyas. Let's say you forgot something and you already said my key, hat, socks, and the person said hindi yan o hindi ang mga yan, and the person said not that or not those, and wala ka ng iba pang maisip and you can't think of anything else. So, ang tanong mo ay, so, your question is, what is it then? Ano pala? Inyangarod. Kung ang gusto mo naman itanong halimbawa ay, if, for example, what you wanna ask is, ano pala ang nakalimutan ko? Ano pala ang nakalimutan ko? What is it that I forgot then? What is it that I forgot then? Inyangarod ti nalipatak. Inyangarod ti nalipatak. Inyangarod ti nalipatak. Ang ating huling tanong ay, our last question is, halimbawa, nakuha mo na kung ano man yung nakalimutan mo. For example, you already got whatever you forgot and tinawag ka na naman nung tao. And the person called you again, by name, I mean. And gusto mong sabihin na, in Tagalog, gusto mong sabihin na, o ang sagot mo ay, ano na naman? And your answer is, what is it again? Or, what is it again this time? Sa Ilocano ay, inyamanan. Inyamanan. Just in case you wanna practice saying the word, guys, ma nun, nun, inyamanan. Yun lang. That's all for this video. Yun lang para sa video na to. So, until next time.